So what's up na naman guys, so nagbabalik na naman ako for another video. And ngayon nga guys, sa video ito is tuturuan ko kayo kung paano natin mafi-fix or mababawasan yung lag sa Realme devices natin or sa Realme devices nyo. So guys, before we start, hit that subscribe button, hit that notification bell to be updated on my latest uploads or tutorials. Okay? So guys, panoorin nyo itong previous video ko about kay Realme 8i ko, about dun sa UI 3.0 update niya, which is nagustuhan ko. And yung mga nagbago nga doon mismo sa features ng phone na yun. So yun na nga guys, tuturo ko nga sa inyo kung paano natin mapifix yung lag dito sa mga Realme phones natin. So yun guys, simulan na nga natin. So guys, first na gagawin natin is magde-delete tayo or mag-clean tayo ng storage natin dito kay Realme phones natin. So yan, for example sa settings, pwede nyo naman kagad i-search dito na storage. Dito sa storage, ibaba nyo lang. And then guys, antayin nyo lang to. And then, may makita tayo dito na clean. So, click nyo lang to guys, clean sa baba. And ayan. So, as you can see dito, makikita natin yung mga junk files na nagtitake up sa space ng phone natin. So, as you can see, 68MB na lang kasi nag-clean ako kanina. So, clean nyo lang yan. So, yun. Napakabilis na guys. So, next naman guys na ipapakita ko sa inyo is talagang mag-clear to ng cache sa mga app nyo. So, guys, ito guys si One Tap Cleaner. So, download nyo na lang siya sa Google Play Store. So, trusted ko naman na to. So, click nyo lang. Okay. So, dito guys, click nyo tong cache cleaner. Dito, click nyo tong broom icon. Ito. Broom icon ulit. And, click nyo dito guys, yung baba. Click nyo tong okay. So, ayan. So, as you can see, magdi-delete na yung automatic guys ng mga cache dito sa mga apps na naka-install dyan sa phone nyo. So guys, kung makikita nyo is nag-clean siya ng 4GB dito sa storage natin. Okay, so mas okay to guys sa storage nyo. So para makapalagay pa kayo ng madaming files or mga apps. Okay, tsaka guys, mas bibilis to ng dihama kaysa doon sa puno ng app cache yung phone nyo. So yan, so back na natin. So next ko naman ipapakita guys is dito mismo sa settings. So dito ako punta tayo guys sa settings. So guys, pag nasa settings na tayo, is ibaba lang natin siya. And dito sa display and brightness, punta tayo dito guys sa my screen display or dito pala sa my screen refresh rate. So dito guys, iseselect nyo siya sa high refresh rate. So guys, hindi ito available sa lahat ng Realme devices dyan, pero kung yung Realme devices mo is merong 90Hz refresh rate or 120Hz refresh rate, okay guys, so isagad mo na lang siya. Huwag mo i-click tong auto select, ilagay mo sa high option. Okay? So back lang natin. So next naman, next ko naman ipapakita sa inyo, i-search nyo dito yung animations. Dito, itong remove animation, so click nyo lang. As you can see, meron tayo dito guys, remove animation. So anong gagawin ito guys? Tatanggalin niya yung animation or yung mga transition dito sa phone natin para mas mabilis or mas ramdam yung mas mabilis siya mag-open ng mga apps. Okay, so for example, itong sa Play Store. So as you can see, diretsyong open agad. So papakita ko naman sa inyo pag naka-disable to. So yan, may animation siya na medyo mabagal-bagal. So open natin Play Store. Okay, so off ko lang. So open natin. As you can see, may ganun pa siyang ginagawa. So which is mas tumatagal yung pagbukas niya sa apps. Okay, so kung ayaw nyo ng ganun, so i-remove animation nyo lang. Pero kung maselan yung mata nyo, gusto nyo yung talagang fluid yung animation ng phone nyo, okay guys, so i-disable nyo lang yun. Pero kung performance yung habol mo sa phone mo, i-enable mo lang. Okay, so back lang natin.
So yun guys, pag na-on nyo na, meron pa ako next na ipapakita sa inyo. Dito naman guys kay developer options. So alam ko lahat ng Realme phones ay may ganito. So paano natin siya ma-access? Click nyo itong about device. Dito sa about device, click nyo itong version. Sa version, i-click nyo ng 12 times itong si build number. Okay, so once na na-click nyo na yon, punta kayo sa system settings. Dito makikita nyo yung developer options. So dito guys, i-scroll nyo lang. Okay, and then hanapin nyo dito guys yung graphics driver preference. So di bali rin to guys sa phone, pero alam ko yung mga bagong Realme ngayon, okay, nandito or meron naman na silang ganito sa developer options nila. So dito, so yan, naka-default. Hanapin nyo yung mga laro nyo, iset nyo siya sa system graphics driver. For example, si Call of Duty, Hyperfront, Genshin Impact. Yan, ganyan guys, mas mag-o-okay yung takbo ng laro dyan sa phone nyo. Scroll lang natin dito. So, di ba guys, may ni-remove tayo or may pinindot tayo na remove animation. So, meron din tayo dito guys. Kung gusto nyo, medyo may animation pa din naman yung phone nyo. Okay, pero mabilis na siya. Ang gagawin nyo lang is i-click nyo itong Windows Animation Scale. Lagyan nyo sa 0.5. Transition Animation Scale, 0.5. Animator Duration Scale, 0.5. So, guys, dito may animation pa rin siya. Pero, di hamak na mas mabilis to kaysa dun guys sa default. So, as you can see, ang bilis niya na mag-open. Okay? Pero may animation pa rin siya, which is maganda sa mata. Okay? Or sa mga masiselan dyan na gusto ng mga transition sa phone nila. So, next naman guys is maglagay kayo ng virtual RAM dyan kay Realme devices nyo. So, ayun guys. So, dito, punta tayo guys sa About Device. Sa About Device, click nyo tong RAM. So, as you can see, meron tayong RAM expansion dito. So, ang gagawin nyo lang guys is i-enable nyo to. So, for example, naka-off. So, enable nyo lang guys, and by default is naka-off yan or nakalagay yan sa 2GB. So, ang gusto kong gawin nyo guys is ilagay nyo siya sa 5GB. So, ayan. So, mas okay to guys yung RAM expansion. Mas bibilis tong phone nyo. Okay? Sa pag-multitask and paglalaro ng games. So, yun guys. So, pinakalas na i-share ko sa inyo is yung battery. So, dito guys sa battery, click nyo lang. Pag nito na kayo guys sa battery, click nyo tong advanced settings. Once na nasa advanced settings na kayo, click nyo itong performance mode. As you can see, may makikita kayong high performance mode. So dito guys, sa high performance mode, the system always operates in high performance mode, but it will increase extra power consumption. So guys, ang disadvantage nito guys na nakikita ko dito sa screen is, mas mabibilis madrain yung battery nyo. Pero hindi naman siya ganun kalaki yung kain niya sa drain. Parang siguro mga minutes lang naman yung makukuha niya dyan sa battery nyo. So okay naman na siya guys for gaming, okay? Or for navigating. Mas bibilis nga to guys. So i-click nyo na to guys yung high performance mode. Click nyo itong turn on. So your phone will run at high performance. This will increase your battery consumption and cause your phone to heat up. So guys, syempre kailangan natin kailangan natin tandaan guys na kung gusto nyo ma-unlock yung high performance ng phone nyo, talagang ma-encounter natin si overheat and si high battery consumption. So guys, may trick ako sa inyo kung paano hindi mag-overheat yung phone nyo. Tapat lang kayo sa electric pan habang naglalaro or gumagamit. Ganoon itong turn on. So as you can see, may makita kayong dito magpa-pop up sa notification nyo and doon meron kayong makita ang icon. Okay, so kanina wala yan. So as you can see, mas bibilis na yung phone natin. So ayan, so as you can see, ang bilis niya na mag-open, guys. Hindi katulad nung kanina, which is medyo matagal-tagal siya mag-open ng mga apps. And guys, pag nag-game kayo at ginawa niyo yung mga settings na pinagkakalikot ko dito sa system ng phone ko, I promise guys, or I guarantee to you, nagagana yon. So yeah, that's it. I hope na may natutunan kayo at i-share nyo rin to sa mga friends or mga kakilala nyo. Okay, so yun. So yun guys, don't forget to subscribe and don't skip ads to support this channel. Bye guys!